sinasabing ikaw ay maging malayaw. Iba naman po yun. Na gagawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Kundi ikaw ay bibigyan na ng kalayaan. At isa sa mga kalayaan ibinigay sa iyo ng Diyos ay maging malaya ka mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Okay? So ito po yung iglesia ng Panginoon. Hindi ka basta tinawag ka sa Ebanghelyo, tinawag ka at inilagay ka sa isang katawan upang ikaw ay bigyan ng laya ng Panginoon. Okay. Ayan. Bagaman ikaw ay binigyan ng laya na ikaw ay tawagin, meron pa rin mga bagay na ikaw ay dapat sundin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Nung siya ay ang si Abraham, ama ng ating pananampalataya, nang siya'y tawagin ng Diyos. Hindi po siya nagdalawang salita. No? Alinsabay o pagtugon doon sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos, siya ay tumalima. Yung pong Tagalog po dyan ay hindi basta obey. Sa Tagalog po ang sabi, hindi basta sumunod. Sa Tagalog po ay tumalima. Okay? Kung ano man yung pinag-uutos, eksaktong kanyang ginawa. At ang Abraham na ito na ating father of faith, kilala niya yung tumawag sa kanya, kaya hindi po siya nag-alinlangan sa ipinagagawa nito. Ha? Nung tawagin siya, tumalima siya na hindi nagtatanong kung ano mangyayari sa kanya sa pagtalima niya. Ganun po ang dapat gawin nung mga tinatawag ng Diyos. Kapag may pinagawa sa iyo ang Diyos upang ikaw ay bigyan ng kalayaan, gawin mo nang walang tanong-tanong. At yun po yung mga tao ng Diyos na kanyang tinawag. Hinawa ang bagay na kanyang ipinag-uutos na walang tanong-tanong. Kalimitan sa ating pakikinig ng aral ng Diyos. Oo nga, napakinggan natin ang Ebanghelyo na sinasabi natin tayo na nampalataya at nagbabalik po sa Diyos. Nung marinig ng iba na merong pinag-uutos ang Diyos para patunayan mo yung sinasabi mo, ikay sumasampalataya, para patunayan mo ikaw ay nagbabalik loob, ang sabi ng Diyos, magpabautize ka, then hindi ka tumutulad kay Abraham. Nagdadalawa kang pag-iisip o nagdadalawa ka ng isip kung susundin mo ang Diyos o hindi. Pero si Abraham, kung siya'y tinawag, hindi po nagdalawa isip. Sinunod niya, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, pero alam niya, ang Diyos ang sumunod, ang nag-utos sa kanya, ang Diyos ang tumawag sa kanya, ano man ang pinag-utos ng Diyos sa kanya, sa kanya ikabubuti. Kaya pag sinabi ng Diyos, oo, sumampalataya ka, oo, na nagbabalik loob ka na, at Diyos, magpabautismo ka, anak. Alam ng Diyos, ang bautismo ito, sa iyong ikabubuti, sa iyong kalalaya, gawin mo ito nang walang pag-aalala. Ito po yung mga iglesia o iglesia nasa Biblia. Hindi po basta sila tumanggap ng salita. Kasi sila ay, nakasilay na tawagin ng Diyos, sila ay tulad ng ating amang si Abraham, sila ay tumalima ang hindi nagdadalawang isip. Okay. Sabi po naman ng sulatan, meron po tayong apat na talatang ating babasahin. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 15, but as he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation.
So sabi ng banal na kasulatan dito po sa 1 Peter, kung ang tumawag sa iyo ay holy, dapat na ikaw na tinawag ay maging ano rin? Maging holy. Okay? Holy siya eh. Na tumawag sa iyo, dapat ikaw rin ay alam. Maging holy, maging saint. So, mula sa pagiging evil, ikaw ay magiging ano? Magiging saint. So, ang mga tunay na tinawag ng Panginoon, ha? Meron pong manifestation sa kanilang buhay. Ha? Ang tunay na tinawag ng Panginoon, nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon ng change in their life. Okay? Nagbabago. Kaya patunayan natin na tayo tunay, kasama doon sa kanyang mga tinawag, tunay na iglesia ng Panginoon, nakikita po, ipakita po natin sa pamamagitan ng ating pagbabago. Doon po sa Romans chapter 1 verse 7, sabi, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Yung college tsaka saints, pareho lang po yan. Maging banal. So, dati kang hindi banal, nung ikaw ay tawagin, ikaw ay, ano, nagiging banal.